Bumabati po ako sa inyo, inyo pong former district superintendent ng isang maligayang pagdiriwang sa buong buwan na ito ng Agosto ng pagkatatag ng gawain ng Panginoon dyan po sa gawin ng Angguno. Sa buong iglesia, celebrate the goodness of the Lord and His faithfulness for 31 years and more years to come. Happy 31st anniversary po ng Church. From Kamismo Shade, Saudi Arabia, happy 31st anniversary, Shukran Kati! Happy 31st Church anniversary ng Angguno AG. Pari ko, Pastor, my friend, God bless you all the church members, and of course, lahat ng panlan, mabuhay. God bless. So in behalf of Cambodia School of Missions and Lighthouse Christian Assembly English Congregation, I greet Angguno Assembly of God Church a happy anniversary. May you continue to reach greater heights and in your relationship with God. You have go farther in advancing God's kingdom till Jesus comes. May the Lord bless you all. In behalf po ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God at gayon din po kasama po ng lahat po ng presbyters from Section 1 to Section 8 ng ating pong district at gayon din po ng church na aking pong hinawakan ng Caloocan Bethel Assembly of God Church with all our members, ay muli pong nais po namin ipaabot sa inyo ng may kagalakan ang aming pong masayang pagbati sa anniversary po ng ating pong gawain dyan sa Angguno Assemblies of God Church. Happy, happy anniversary. Praise the Lord. God bless you all. God bless. Mula po rito sa Taiwan, palagod ko po yung binabati na happy 31st po ang ating church, First Assembly of God Church Angguno. Binabati ko po ang mga lahat po ng taga-tagpos na nanonood ngayon. Lalo na po sa aking mama, sa aking mga kapatid, lahat po ng mga CA, kumusta po kayo dyan? At sa lahat po ng naglilingkod sa ating Panginoon, nawa po, susunod na taon eh, magkita-kita po tayong lahat. At muli po, mula po rito sa Taiwan, binabati ko po kayo ng happy 31st anniversary po. Hi, beautiful people! We are joining you in the celebration of your anniversary. Pastor Rick, Pastor Anelda, and the whole church, we greet you, happy, happy anniversary. God first. Okay, pagpalain kayo ng ating Panginoon. And of course, glory to God. Again, also, God first. Hello Philippines, hello everyone, hello to all First Assembly of God Angguno family. We have a bigra, the greater and higher than us, our security, our strength, and the ultimate triumph. God bless everyone. God bless Angguno. Happy 31st anniversary from Cairo, Egypt. Magandang hapon po. Ako po ay bumabati ng ika-31st anniversary ng First Angguno Assemblies of God dito sa atin sa Angguno Rizal. Chumripso, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po at ang aking buong pamilya ay bumabati sa inyo, sa mga kapatid natin sa Angguno Assembly of God, karon na rin kay Pastor Rick, kanyang pamilya at mga pinuno ng iglesia, isang matagumpay at mapagpalang pagdiriwang ng inyong 31st anibersaryo sa inyong iglesia. Mula po dito sa Krache, Cambodia, kami po ay muling bumabati sa inyo ng happy 31st
anniversary. God bless you po. Happy 31st anniversary, Assemblies of God Ongono, Pastor Rick and Pastor Aniel De Alay. So again, happy anniversary po sa inyo lahat for the 31st. Ay napamumuno sa inyong simbahan. We are congratulating every one of you, especially kayong mag-asawa. We declare the goodness of God to be upon you and more years to come. Again, happy 31st anniversary sa inyong mga taga-Assemblies of God at sa lahat ng mga disciples na sumusuporta kay Pastor. Patuloy niyo pong suporta ng inyong Pastor. And I tell you, no, your future is so great and you will definitely become successful in reaching out many people sa inyo pong mga nasasakupan lugar. 31st anniversary, meron pang kasunod yan, 32, 33, 34. God bless you, Pastor Rick. God bless you po. See you soonest. Hello, Ngono Assembly of God Church. Hey, on behalf of Asia Pacific Media, we just want to wish you congratulations for 31 years of ministry. Praise God for His faithfulness. Can you believe what He has done in that time? So take this time and remember the journey that He has brought you on and remember the victories that He has given you. But also take the time to think about the future because He wants to do things that are bigger and higher than your biggest dreams. So keep being the church. God bless and congratulations once again. Thank you.
Good morning. Good afternoon. Hallelujah. Happy anniversary. I raise a hallelujah. Amen. Hallelujah. We just want to thank all those who send us greetings, came from our district, our section, our missionaries from Cambodia, and our AGMF partners sa Assembly of God. At maraming salamat sa representation po ng ating General Secretary, si Dr. Alex Fuentes, ang ating pong General Secretary. Maraming salamat po. Lalo niyo pong pinasaya ang aming pong celebration ngayong pong araw na ito. Hallelujah! Hindi niyo po alam kung gaano niyo po kami pinasaya. Though this celebration is very unique, but this unique celebration became success dahil po sa inyong celebration. At higit sa lahat, dahil po sa ating Panginoon. Hallelujah! Maraming salamat po. At ngayon po, sa araw na ito, sa ating pong mga tahanan, bago po tayo matapos, huwag po ninyong kalimutan na habang kayo po ay nanonood o pagkatapos po ng ating pong celebration, habang kayo po ay manananghalian o bago po kayo magtanghalian, huwag po ninyong kalimutan na kumuha po tayo ng ating kanya-kanyang mga picture at ipadala niyo po sa ating pong mga media department para ito po'y atin pong makulit at sama-sama po nating gagawa po tayo ng picture collage para po sa ating anniversary. Maraming salamat po. Purihin po ang Panginoon. God is greater and higher than us. Amen. So ngayon pong umaga, tayo po'y pinapalalahanan lamang po ng salita ng Panginoon mula po sa kanyang mga salita. Awit, Kapitulo 61, talatang 1 at hanggang 2. Mamaya, babasahin po natin. Pero gusto ko pong makita natin, ito pong ating pinakang logo ng ating pong church na ginawa po, of course, ng ating pong Maestro Mac. Makikita po natin dyan, yan po yung ating original na logo. At makikita po ninyo na yung pong ating 31st celebration. Malapit na po tayong mawala sa kalendaryo. Pero nawa, habang tayo po ay nakakaedad, habang tayo po ay tumatagal sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, nawa, ay hindi po mawala yung ating seal, yung ating pong seriousness, yung ating devotion, yung ating motivation sa ating pong paglilingkod sa Panginoon who is greater and higher than us. Amen. Of course, sa ating pong mga tahanan, kung suot na po ninyo ang inyong mga t-shirt, mamaya po, sama-sama po tayong kumuha ng ating pong mga picture at yan po ang pinakang color of the week, of the year at yan po yung ating pinakang team color. Amen. So maraming salamat po sa ating Panginoon. Psalm 61 verse 1 and 2 says, "Hear my cry, O God, attend to my prayer. From the ends of the earth I will cry to you. When my heart is overwhelmed, and lead me to the rock that is higher than I." Amen. Ang awit pong ito ay sinulat po ni Haring David habang meron po siyang dinadaanan ng mga testings at mga trials na parang kapanahunan po natin na meron pong mga testings, meron mga trials, meron pong mga obstacles at meron pong mga paghamon ng mga nakalapit na mga bansa. Pero ang sabi nga po sa NIV version, and I read, "Hear my cry, O God, listen to my prayer. From the ends of the earth, I call to you. I call as my heart grows faint. Lead me to the rock that is higher than I." Amen. I still remember the song by The Integrity Music. "Lead me to the rock that's higher than I." Amen. At maraming salamat. Sana po yung ipinawid po sa atin ni Sister Nida ay atin pong masaulot. Ito po lagi nating ipapatugtog sa atin pong Facebook page o sa atin pong mga chat group para ito po ilalo pong maglinger at lalo po nating maalaala ang kadakilaan po ng ating Panginoon. At minsan pa, kahit po yung sa Integrity Music, pwede po natin itong balikan, "Lead me to the rock medley" at kasama po yung "The Rock of My Salvation." Amen. So, isa-isahin po natin ito pong talatang ito upang ito po yung maging text natin at bakit ito po yung ating napili sa kapanahonan pong ito ng ating anniversary. Ang sabi po, una, "Hear my cry, O God, and listen to my prayer." This implies, o ito pong mga talatang ito ay nagsasabi po sa atin o nag-i-imply o
sinasabi sa atin, una, God is greater and higher than us because He is the one that can only hear and answer our prayer. Amen. Ang Diyos lamang po ang pwede pong makatugon. Ang Diyos lamang po ang pwedeng makasagot sa ating mga panalangin. Our God is a prayer answering God. Amen. Marami po tayong mga problema, marami po tayong mga dinaanan. For 31 years, the Lord has been so faithful to us. Dinidig po ng Panginoon ang ating mga panalangin. Panalangin malaki, panalangin maliit, o panalangin anuman po ang kanyang mga sizes. The Lord answers all our prayers. Our church is a testimony of God answering prayers. Amen. God is a prayer answering God. Because when we pray, God will surely listen. And He will surely answer. Amen. When we pray, God will surely listen. And when God listen, He will surely answer. But ang sabi ng Bible, just beware because be careful for what you prayed for. Ano man yung ating mga ipapanalangin, maging maingat daw tayo kung ano yung ating mga ipapanalangin. Alam po natin, basically, ang sabi po ng Bible, God has always three ways of answering our prayers. Tatlo lamang po ang paraan ng Panginoon sa kanyang pagsagot sa ating mga panalangin. Yes, no, and wait. And all of these ways, when God answers, ito po ay para po sa kabubuti nating lahat. Kaya ang sagot ng Panginoon ay yes, kaya ang sagot ng Panginoon ay no, kaya ang sagot ng Panginoon ay wait. Ang lahat ng mga answer na yon ng Panginoon, this is for our own benefit and this is for our own good. Amen. Kapag tumugon ng Panginoon, ano man ang tugon ng Panginoon, yes, no, wait, ito ay sa iyong ikabubuti, sa ating ikabubuti. Because God knows best. Amen. Prayer does not only changes everything, the Bible says. And one of the quotations says, prayer does not only change situation. Prayer does not only change the problem or even the circumstances. But most especially, when we pray, God does not only changes everything, but God will changes us. Amen. Tayo po ay babaguhin mismo ng Panginoon. Kaya tayo po daw ay dapat ay laging manalangin. God will change us when we pray. Amen. Ang Panginoon po ay babaguhin tayo kapag tayo po ay nanalangin. Pangalawa, ang sabi po dun sa pangalawang praise ng verse, from the ends of the earth, I will call you. Sinasabi po ng talata na si Apostol Paul, si Haring David, ay tumawag po sa Panginoon hanggang siya sa kaduluduluhan. Sa kaduluduluhan ng mundo o sa kaduluduluhan ng daigdig. Tumawag siya. Ang sinasabi po sa atin ng mga talatang ito, kahit saan ka man naroroon, ang Panginoon po ay hindi po nakukulong ng anumang mga distansya. Saan man tayo naroroon, ang Panginoon ay tutugon sa ating mga panalangin. Almost all countries around the world, whether great or small, whether they are famous, ang sabi po sa atin pong mga balita at sa huling mga balita na atin pong napakinggan, we're almost infected and affected by this coronavirus. Rich and poor, even the mighty, even the famous, we're all affected by this recent pandemic. At habang ito po ay ating napapakinggan, ang kaso po sa Pilipinas ay lumampas na po ng 150,000. Ayon po sa balita, ang Pilipinas na po daw di umano ang pinakang epicenter ng coronavirus sa Asia. At yun po ay nakakatakot, kaya dapat tayo po ay patuloy na mag-ingat, atin pong sundin ang lahat ng mga protocols na sinasabi sa atin ng ating mga pamahalaan at ng atin pong gobyerno. As a result, dito pong nangyari na ito, ang lahat po ng mga tao ay laging lumapit sa Panginoon. As a result, people realize what really matters most in this life. People become most conscious of their wealth or even their health. Family or even most especially, yung kanila pong pagiging malapit sa bawat isa. At nakita po nila yung reality ng kamatayan.
Amen. Kaya nga, sabi ni Haring David, from the ends of the earth, pinakita po sa atin, kung titingnan natin, ito pong pandemic na dumating sa atin. Hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng mundo, ang mga tao po ay tumawag sa ating Panginoon. Ang ibig sabihin nito, as ang pinakang resulta ng bagay na ito, lahat ng mga tao ay naging aware sa ating Panginoong Jesus. Ang lahat ng mga tao ay naging aware sa salita ng ating Panginoon. Even most of the people around the world, they get aware because what lies ahead, and nakita po nila na parang sa katotohanan nangyari sa ating kalagitnaan, parang wala tayong kasiguruhan. Talagang wala tayong kasiguruhan sa ating future. Amen. Sinasabi po ng salita ng ating Panginoon na what lies ahead after death. Marami na po tayong mga nabalitaan ng mga kwento at mga storya. Kahit po siguro sa ating pinakamalapit. At minsan ang nakakatakot nga po kapag ka po yung virus o yung pong problema o yung sakit o yung problemang ito ay malapit na sa ating mga tahanan. Amen. Pero ang sabi ng Haring David, even to the ends of the earth, tayo po ay tumatawag sa ating Panginoon. There is an awareness of eternity. Nagkaroon po ng awareness yung mga tao sa eternity. Ang sabi nga po ng isang nabasa ko, we relax in a plane even though we don't know the pilot. We relax in the ship even though we did not know the captain either. We relax in a bus even though we did not know the driver. Pero why can't we relax in this journey knowing God is in control? Think about it, mga kapatid. There is an awareness of eternity. At sinasabi po ng salita ng Panginoon na ang Panginoon ang may hawak ng ating mga bukas. Pero minsan, kahit tayo ay mga mananampalataya, parang humihina yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Bakit yung mga tao, kapag sumakay sila ng eroplano, hindi nila kilala ang kanilang piloto, sila po ay nagtitiwala. They sit very relaxed. Yung mga tao na sumasakay po ng barko, hindi nila kilala ang kapitan, pero sila ay nagtitiwala. Yung bus na ating sinasakyan, hindi natin masyadong kilala yung driver, pero tayo ay kampante. Pero ngayon, bakit sinasabi sa atin ng salita ng ating Panginoon? Bakit hindi tayo magtiwala sa ating Panginoon? Sapagkat siya ang may hawak ng ating bukas. Whatever things happen in this world, God is still in control. Amen. Ang sabi ni Haring David dun sa pangatlong praise nung talata, As I call, my heart grows faint. Sa ibang salin, sa NIV, ang sabi, when my heart was overwhelmed. Alam niyo, yung salitang overwhelm ay lagi po nating narinig sa mga balita. Na-overwhelm ang mga doctors, na-overwhelm ang mga medical workers, kaya humingi po sila ng time out. At kaya nga po nagkaroon ng balik MECQ, mala-ECQ, sabi ng iba. At ang sabi diyan, talagang na-overwhelm, parang wala nang mga ospital na pwedeng tumanggap. Pero ang sabi po ng Biblia, ang sabi ni Haring David, kanyang ipinagkatiwala sa Panginoon ang kanyang buhay. Ang ibig sabihin ng mga talatang ito, pinagkakatiwala ni Haring David ang kanyang buhay sa Panginoon araw-araw. David learned to live one day at a time. At sinasabi ng salita ng ating Panginoon that every day is a journey. Amen. Every time na tayo magigising, tayo pinagpapasalamat sa Panginoon, ay salamat sa Panginoon, nagising pa tayo. Every day is a journey. We really learn to live one day at a time. For most of us, we really need to entrust our lives and our tomorrow as unto the Lord. Kapag tayo ay nagising, if we wake up to another morning, we breath and we say and we raise hallelujah. Amen. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil tayo po ay nagising pa. Amen. Tapikin mo yung kalapit mo sa bahay. Sabihin mo, maraming salamat sa Panginoon. Buhay pa tayo. Amen. Many people become very sad. Ang ibig sabihin po ng sad, stress, anxious,
and depressed. Dahil po sa mga nangyayari po ng mga bagay na yan. But it's understandable. It is understandable sa mga tao na wala silang Kristo. Pero yung mga nagsasabing sila yung mga mananampalataya, tayo na mga nagsasabi na tayo mayroong Kristo sa ating mga buhay, bakit sila o bakit tayo ay parang nababalisa pa rin? Yung iba ay nagpaparinig pa sa pamamagitan ng mga messenger at saka sa kanilang mga Facebook kung meron pang mga rasyon. At sasabihin nila, baka naman. Bekena men. Amen. So, ang sabi ng Bible, when my heart grows overwhelmed, o when my heart is overwhelmed, ang sabi ni Haring David, lead me to the rock that's higher than I. Amen. Lead me to the rock that is higher than I. God is greater and higher than us. Ano pong ibig sabihin ito, mga kapatid? Kaya anuman ang ating daily statistic na nakikita, na ipinakikita ng DOH araw-araw about dito po sa COVID na ito, di tayo magagamba dahil alam natin kung sino ang may hawak ng ating bukas. Ano man ang mangyari sa atin, ano man ang mangyari sa atin at sa araw na ito, pwede po tayong makapagtiwala sa ating Panginoon. Amen. So sinasabi po ni Haring David, whatever happens, I will go to the rock that is higher and greater than us. You know, in God's, David has always found shelter. Amen. In God, we can always find shelter. In God, we can always find rest. In God, we can always find comfort. In God, we can always find retreat. In God, we can always find fortress, refuge. Amen. Because He is our rock. You know, in the Bible, when the Bible says, I am the rock of your salvation, ang ibig sabihin nito, we can run unto God. We can hide unto God sa panahon ng mga kabagabagan, sa panahon ng mga problema. Aking naalaala yung kapag mayroong mga cleft o may mga cove, yung pong ang ibig sabihin ng cove ay parang taguan o pwede kang humimlay, pwede kang pumunta at ikaw ay hindi masyadong makakaranas ng mga unos at ng mga salpok at naglalakihang mga alon. In his darkest moment, sa panahon na ito, si Haring David, siya ay tumugon at siya ay sumigaw at tumiyaw at tumawag sa Panginoon. Tinawag niya ang Panginoon na kanyang rock of his salvation. The Lord is our hiding place. Amen. Sa panahon po ng problemang ito, sa panahon ng mga problema, at tayo pwede pang magpasalamat sa Panginoon, this anniversary, this celebration, mga kapatid, we can trust and we can put our hope and trust in God because He is our hiding place. He is our strong tower. He is our fortress. Amen. Ang sabi ng Bible, as David cries out to the Lord, he find comfort in God's grace and in God's care. Amen. Hallelujah. Ang sabi ng Bible, the rock always a symbol of shelter, refuge, fortress in time of storms. Amen. May naalaala po akong awit at kanta na ang sabi doon, He hide my soul in the cleft of the rock. Ang Panginoon po talaga, siya po yung ating tanggulan. Siya po yung ating fortress. Kaya nga po, if the Lord is the rock of our salvation, He is greater and higher than I. Amen. Sa araw na ito, sa buwan na ito, pinapaliwanag at pinapaalala po sa atin ng ating Panginoon, God is our refuge, a present help in times of trouble. Maaasahan po natin na lumapit at tumawag sa ating Panginoong Jesus. So ngayon po na panahon ng digital church, marami po sa atin ang masyado tayong nanghina, masyado tayong pinanghinaan ng loob dahil hindi na po tayo nakakapunta sa ating physical church. Ang sabi po ng iba, before ang sabi nila, I was glad when they said unto me,
come and let us go into the house of the Lord. And that is not applicable anymore. But today we can say, I was glad when they said to me and to my family, join together and watch our live stream and our online worship service. Amen. And it's here to stay. Yun po ang sabi. And it will here to stay. Ito pong online service, it will here to stay. Because COVID is here to stay. And we were not be surprised, mga kapatid, because the Lord is our Jehovah Shammah. Amen. The God who is everywhere, anytime, and every time, and in any places. Kung yung excitement natin, mga kapatid, kung yung ating excitement sa panonood natin ng Netflix, sa panonood natin ng Itbulaga, sa panonood natin ng Tutok Twin. Amen. Dapat ganun din daw ang ating excitement kapag tayo po daw ay manonood at pupunta sa ating pong online worship service. Dapat may engagement to signify our attendance and our involvement. Amen. So, iba na po ang usapan ngayon, mga kapatid. Dahil ito po, ginawa po ito ng Panginoon. Ako po'y naniniwala. God allowed this para talagang makita natin kung talagang kahit po sa ganitong kapanahunan, magtitiwala pa rin tayo sa ating Panginoong Jesus. Why our engagement must be alive? Why our engagement must be alive? Because God is greater than our gadgets. Amen. God is greater than our digital platforms. If we are engaged, we can experience the presence of God in our hearts and even in our spirit. Kahit po sa atin pong mga bahay, kung talagang tayo po daw ay engaged at talagang kinikilala natin yung presensya ng ating Panginoon, we can experience the presence of God. Amen. Amen. Ang Panginoon po ay hindi po pwedeng makulong ng anumang mga sitwasyon because He is greater and higher. Amen. God is beyond all our circumstances. But God still looks at the heart and even the intentions of our character. God still looks at the motives of our heart. Ano man po daw yung ating gagawin kung tayo man po ay nasa online screening or online streaming, dapat tayo po daw ay nakatutok sa ating Panginoon. Pwede din natin siyang maranasan dahil He is greater and higher than us. Amen. When we are overwhelmed sa lahat po ng mga problema ang dumadating sa buhay natin, pasok ka na at magpapasok ka na. Namumroblema pa ang maraming mga nanay at tatay ng kanilang pang-tuition. Namumroblema pa sila sa kanilang gagawin na internet dahil dapat may connection. Dahil matagal-tagal pa para magkaroon po ng physical na pagpasok. Ayon po sa ating DepEd, na postpone ang ating pong pasukan. Ito pong nakaraang August 24. Yung iba po, hindi pa pwede. Pero ang sabi po, ito po'y gagawin po ng October. When we are overwhelmed, sabi ng Bible, look to God. Trust only and hope in Him because He is the rock who is greater than I and who is greater than us. Amen. And we can say a mighty and a loud hallelujah. Amen. So ngayon pong umaga, simple lamang po ang atin pong pag-uusapan. Dahil marami na po tayo narinig ng mga mensahe, pinapaalala lamang po ng inyong pastor, ng lingkod ng Panginoon, ipinapaalala ko lamang po sa inyo ngayon pong umaga. Ang Panginoon po ay makaya, ang Panginoon po ay sapat sa lahat po ng ating mga problema. Ang Panginoon po'y tatagpo ng lahat ng ating mga problema. Matagal-tagal pa po marahil ang ating pong paglalakbay bago po talaga tayo makabalik doon sa normal na physical church. Pero ang sabi po ng Biblia, ang ating panalangin at ang ating pong declaration ngayong umaga, lead me to the rock that is higher and greater than I. Higher and greater than us. Amen. So maraming salamat po sa Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. So mamaya po, pinapaalala po natin para po sa ating celebration. Ang ating pong Zoom session ay by family naman. So lahat po ng mga pamilya, lahat ng mga tatay, lahat ng mga nanay, lahat po ng meron pong mga gadgets, mga smartphones sa kanilang mga tahanan,
Ang gagawin po natin ay magkakaroon po tayo ng celebration, pagbati po by family. Ito po ay sa pangunguna ng atin pong Zoom master na si Royce. At bibigyan po tayo ng malinaw na instructions. Sundin lamang po natin at huwag po ninyong kalimutan bago po tayo magwakas, bago tayo matapos sa ating pong live streaming habang suot po ninyo ang inyong magagandang mga t-shirt. Huwag po ninyong kalimutan mag-selfie o groupie para po inyong ipadala sa atin pong Facebook page. At sa susunod na Sunday, yung ating pong first week ng September, pipilitin po natin kung paano naman po magkakaroon ng celebration ng atin pong mga bata. Pero siyempre, kasama po yung kanilang mga nanay. Amen? Happy anniversary po, misan pa sa ating lahat. And lead us to the rock that is greater and higher than us. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, maraming maraming salamat po. Thank you, Lord, for 31 years that you are so faithful to us. Maraming salamat po sa iyo, aming Ama. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan ka namin. Salamat po sa iyong katapatan sa amin. Salamat sa maraming mga taon na sinamahan mo po kami. Maraming salamat, Panginoon, because we will not despise the small beginning of this church, of this ministry. Salamat po, Panginoon, sa mga nauna ng mga pioneers, sa mga unang mga dinala mo ng mga tao at mga miyembro sa iglesang ito. Maraming salamat sa mga tumulong po sa amin, sa mga unang tumulong sa amin ng mga manggagawa. Sa pangunguna po ni Pastor Saldi Dator, inaalaala po namin sila, si Pastor Bobby Santos, si Pastor Chito Peregrina, ikaw po magpala sa kanila. Maraming salamat po kahit po kina Pastor Sammy Ayo at higit sa lahat sa aming pong dating presbyter, sa pangunguna po ni Pastor Cesar Papa, pagpalain mo sila, Panginoon. Maraming salamat po sa aming mga unang mga district superintendent, sa pangunguna po ni Pastor Lobarbio, Pastor Jerry Cruz, ikaw po ang magpala sa kanila. Maraming salamat po. Pagpalain mo po ang pangkasalukuyang leader ng aming pong distrito, sa pangunguna po ni Pastor June Mortel at ang lahat po ng aming pong mga kasamang mga presbyter. Pagpalain mo po ang aming pong general superintendent, sa pangunguna po ni Reverend Ray Calusa at ang kanyang mga kasamahan. Salamat po, aming Ama. Kami po ay tumitingin and we are looking forward for more fruitful years and more souls to win. Dahil ikaw ay dakila, Panginoon. Sa'yo po lamang kami aasa. Sa'yo lamang kami tatawag. Sa'yo lamang po kami magpapasalamat at magtitiwala because you are the rock who is greater and higher than us. Sa'yo po ang lahat ng papuri. Sa'yo po ang lahat ng pasalamat. Ito po ang aming deklarasyon. Ito po ang aming pag-asa. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. So tayo pong lahat, sabay-sabay. Happy anniversary! Amen! God bless us all. God bless First Assembly of God Church. Amen.